Sa mga sa, dito ang BMS ko papunta doon sa active balancer ko makakapa ng wire. Okay. Kasi yung distance ng ano ko is malayo na per set. So kinakapalan ko para makapa. So mga 16 yan. For EWG to. Ah, 14 pala. Sorry, 14. Oh, 14. Uh-huh. So para mas malakas yung ano niya, transfer rate niya. Mm. Tsaka hindi nagkakaroon masyado ng power loss kasi makapal. Pero yan, ano, yung sinasabi mo na ano, hindi magkaroon ng transfer loss. Mm. Kailangan ba yung haba nung lahat na yan na kinonect mo pare-parehas? Pare-pareho. Okay, so mula dun sa dulo, sa positive line, papunta rito sa QNBBM na active balance yan. Mm. Ayan. Pare-pareho sila ng size. Kasi, para yung charging niya. Para yung charging niya ay uniform. Okay. Kasi tulad nito, halimbawa, itong part na to malapit dito, tapos ganoon lang ang lagay mo. Mm. Una-una mag-full charge to. Okay. So ngayon, ang mangyayari sa kanya, mag-hold na. Si mag-i-stop charging na. Uutusan na si BMS. Oo, uutusan si BMS na i-hold na lahat. Kasi okay, full charge to. Hanggat di nagbabalance yung active balancer dito, mm-hmm, hindi mag-resume yung charging. So ang pinaka-advice ko sa ano, is pare-pareho talaga ang size ang na cabling, ang haba ng cabling. Oh. Para uniform yung charging ano niya. Okay. Napansin ko lang din ano, kasi ako gumagamit ako ng balancer, yung active balancer pero capacitor type. Mm. Pwede mo bang explain yung kakaibang active balancer yung mo? Yung active balancer ko kasi QNBBM. Okay. Ang ano kasi niya, ang per block is 10 amp. 10 amps yun yung per block. Per block. Hindi so, kagaya nung niya, ginagamit namin na 5 amps. 5 amps. Yung lahat na divided yun. Divided by na yun kung ilang S yun. Oo. Ito kasi is per piece. 10 amps na. 10 amps. May nabibili na ito isang piraso. 10 amps din ang nakalagay. Pero mukhang mataas ang presyo niya kasi nagtanong din ako niya noon na haabot ng ito 48 volts nito, no 16. Oo. Medyo mahal din ng isa pero ang ano lang doon kung tutusin in the long run mas magiging matagal yung lifespan ng battery mo. Ah, so yun din yung pinaka-advantage niya. So yung sinasabi natin na cycle life, halimbawa eh 5,000 or 6,000 cycle, kaya niyang abutin yon or kahit mas malapit mas, lang. Oh, pwede siyang umabot, pwede siyang mag-exceed. Kasi yung cycle naman is total discharge at saka total charge. Depende sa ano mo. Depende sa ano mo. So, siyempre si BMS, kukontrol mo pa rin kung ano yung maximum discharge mo. Yun. So ngayon, kung hindi mo lalakasan ng active balancer mo, mas lalo sa ganitong capacity ng battery, forever bago mag-balance pag yung gagamitin mo yung capacitor type. Oh. So, sobrang tagal, milliamp lang kasi yun eh. Diba? Ito kasi, pag nag-distribute siya, mas lalo, pag nagkasako ng bagong set ng battery, tapos discharge siya, mababa ang voltage niya sa iba, mas mataas yung ampere na ibabato na itong isang piraso. Kung so, mataas ang ibabato na ampere, mas mabilis siyang papantay. Ayun. Yun, yung pinaka-advantage niya. Bakit kailangan mas mataas ang capacity ng active balancer mo sa mga malalaking set ng battery. Oo. Para hahabol siya. Bago mag-off or mag-sense ng off si BMS, madidetect niya na agad kung sino yung ibabalance niya. Oh. Mas mabilis niya minsan magbabato ng kuryente para ibalance yung isang set. Iyan ang dapat na maliwanagan nung mga nanonood sa atin dahil mayroong ano mga nagtatanong na bakit daw kailangan pa yung active balancer kung meron naman daw na BMS na built-in balancer. Si BMS kasi na built-in balancer, milliamp lang ang binibigay niya. So hindi niya kaya talagang magbato ng malaki. Iba to yung dapat na pagpapantay-pantay ng karga. Tama. Ayun. Mas lalo na yun, makikita niya yung sensing wire niya, napakaliit. Mm. Tapos, patatakbay mo pa yung active balancer niya sa ganitong kaliit na wire. Mm. So, kung tutusin, bago mapuno o bago mag-balance yung bawat cells mo, matagal na naka-off yung BMS mo sa charging. Okay. Oo. Kaya pala naging ganun ang resulta nung isang nagtanong sa akin kahapon. Sabi niya, tinanggal niya raw yung active balancer
pero yung isa sa mga cells doon umabot ng 3.70. So nagcut na, hindi na raw nag-charge. Oo. Palagay ko nag-BMS cut-off 'yon. Nag-BMS cut-off siya. Kasi inutusan na niya na, na yung sense wire umabot na sa limit. So since mabagal yung active balancer mo, sayang yung charging mo. Ah, lalo kung mataas yung ano, yung harvest. Oo, harvest mo, di ba? Kasi patay BMS mo dahil isang battery, so full charge. So, si sense ni BMS na cut-off yung charging mo. Eh ang cut-off niya hindi naman per block eh. Entire set ng battery ang discharge cut-off niya. Basta ma-sense niya. Oo, ma-sense niya lang. Magka-cut-off talaga siya. Pag ang active balancer mo, malaki ang capacity, mas mabilis niya ngayon ibabalance yung battery mo. So, hindi aabot yung cut-off ng BMS. So, yun yung advantage ng malaking capacity. Tapos, siyempre, isa na rin doon sa ng makakapal ang wire mo. Okay. Kasi kahit yung haba ng area, pantay-pantay ang distribution niya. Kahit na medyo mahaba, basta ma-maintain niya yung size, no? Size at saka yung yung paglipat transfer ng charging. Yes. From low to high and then mag-equalize. So ngayon sa system, papakita ko sa iyo. Ayan. Tignan natin yung Maganda dot, marami naliliwanagan lalo dun sa active balancer. So, makikita mo ang balancing ko, 0.03 difference lang. Dito sa max at saka min. So, 0.03. Ayan o, 3.3 at saka 3.27. Yan yung pinakala niya. So, mapapansin nyo dito, halos pare-pareho. So, ito na yung mga cells na to, no? So, 16. 16, yes. So, imagine ninyo sa 200 Ah ang isang set. Kasi so, parallel, naka-2P. Parallel na 2P. Oo. So, kung active balancer mo ay capacitor type lang. Baka magkakalang. Baka ito, nasa 3.0, 3.1, mga gano'n, malayo, no? Sobrang bagay. Yung ibabato nun, eh. O, tingnan mo, lapit dito talaga, yan, no? So, halos balance talaga sila. Oo nga. Ito lang medyo tumaas, 3.3. So, ngayon, nadyan ko rin nakikita sa discharging kung ano yung baterya na meron ng defect. Tulad ano yun, kung mas mababa dito, tapos ilapantay-pantay. Okay, nag-discharge. May magre-red agad. Ah, magre-red din pala yan. Magre-red. Ibig sabihin, nagbibilow siya doon sa highest, sa equal voltage. Pag nag-red siya, ibig sabihin, either doon sa dalawang baterya na nakaparallel, merong mahina na. Kasi na-detect niya rito at nag-red. Sa battery naman, kung ano yung pinakamabilis mag-discharge at saka pinakamabilis mag-charge, yun yung merong effect, meron ng problema. So, yung EH niya, either mas mababa na. Okay. Kasi, so hindi na kung sabihin natin yung kalb 100 Ah, baka hindi na 100 talaga 'yon. Yung ampere hours. Yes, pwedeng mas mababa. Mas mababa na dahil nag-i-indicate dito pagka nag-red. Masalay na bilik hindi naman brand new. Malalaman natin kung ano talaga yung may effect, meron ng problema. Okay. So 'yon. Tsaka ko ngayon papalitan. So ito yung mga strings, ito yung mga strings, ibig sabihin cell 1, cell 2, cell 3 hanggang cell 16 kasi 48 volts 'yon. So alam natin pagka 48 volts 16S, 16S isi-series mo 'yan para makapag-create ka ng sa nominal niya 51.2. Pero ngayon ang sum volts niya actual ay nasa 52.7 at saka yung cycle times niya nasa 2 pa lang, ibig sabihin dalawang beses mo palang nagamit kung yan eh bago talaga. Hindi pa naman kasi bagong set calibration pa lang siya. Okay. So yung cycle times hindi pa talaga siya yung ganun ka accurate. Since may chip na monitor ko pa kung ano yung battery doon sa sets ang merong defect. So ngayon, pag nagbaklas ako ng 2 pair, manual discharge ko para malaman ko kung sino sa So yan, yan na yung ginagawa mo na discharge. Ilan ang ano niyan? Dapat umabot ang discharge nito sa 100 Ah para mas malapit. Okay. So ngayon, minamonitor ko din kung ano yung set discharge niya kung nag-discharge. Ito. Ngayon may recording ka. 10 o'clock. So ngayon, kung ano yung voltage niya. Halimbawa, bagong charge siya. So siyempre, magsasettle yung charging niyan. So kung gaano kabilis per hour. So since ang 6.4 ko sa aking multi-tester, sa within after 1 hour, mababa lang yung binaba niya, hindi siya nag-below 3.2. 0.01 lang ha, mula doon sa taas. So, dito sa 59.58 sa isang oras. So, ibig sabihin,
okay yung battery ko. Mm-hmm. Hindi siya nisa-self-discharge. So ngayon, check natin ngayon yung capacity namin. Capacity. Yun na yung sa ampere hours. So ito, matanong ko lang kasi parang ito rin yung nakalagay doon sa Bluetooth pagka nakakonect sa cellphone. So parehas din yan. Pareho lang din. Ayun. Dito sa parameter settings, tingnan natin. Load natin. Yung parameter. So nakakonect ito doon sa ano? Sa BMS? Mm-hmm. May connection pala yan. Ito. Ayun. Kasi pasa Bluetooth yan? Hindi. May Bluetooth din siya, pero hindi ko po pinagagana. Ah. So, meron siyang data cable, yung RS-485. Nakapasok doon. Papunta dito. So, yun yung computer? Ito, nandito dito sa USB. Sa USB. So, sa comfort niya. So, pareho, yung inverter ko, yung BMS ko. Sa susunod, pag naglagay ako ng layer, magkakaroon ng board 1, board 2, board 3. So, depende doon sa yung open ko. So, yung setting ko, so, since 200 AH ang ano niya. So, per cell. Per cell. Mm-hmm. Kasi 100-100, di ba? Mm-hmm. So, ang inano ko sa kanya, 220 para... Sinobra mo lang ng 20 amps. Which is 80% discharge kasi. Oo. So, meron kang 20% na hindi ginagamit. Mm. So, i-add mo lang yung 20% na yun. So, okay. Sensing niya ng 100%. Ang sensing na niya, 220 na instead of 200. Oo. Kasi, di ba, ang total discharge mo lang is nasa 180 amp. Mm. 180 AH lang. Mm. Sa 20%. So, i-add mo lang yung 20%. Pero kaya pa niya yun? Kaya niya yun. Kasi si voltage naman ang magkakat sa kanya eh. Sa maximum mo eh. Sa 3.6 eh. Pero kung 3.6, di ba dapat ang maximum yan 3.65? Oo. Ang di ko lang sinasagad ng ano niya para meron siyang balancing doon sa remaining cells. Kasi hindi mo naman mapupuno ng 3.65 lahat eh. Okay. So, yun. Even for dito, yung highest voltage ko, 3.65 lang. So, pag na-sense ng isa sa set niya, magkakat na buo. Pero ito, 3.75. Yan yung pag halimbawa, sobrang taas ng ampere na pumapasok from the solar panel. Uh-huh. Tapos yung battery mo may defect, papalo siya more than 3.75. Uh-huh. Meron isa maabot ng 3.9. Masyado mataas na yun. So, pag sobrang tagal lang sa battery mo, masalo pag yung isang battery pack mo is meron ng mababa ang AH, so, ibig sabihin, mas mabilis na yung charging, full charge niya. So, kailangan i-cut off mo na agad. Tapos, antayin mo mag-balance. So, yun lang gagawin niya, maglalaro lang. Okay. So, normally, si 1 ang gumagana, tapos si 2, fail safe na lang. So dito sa mga setup nung ito na system mo. Bukod sa kailangan dito na set mo na mabuti yung parameters para sa ma-prolong yung life nung cells or battery, kailangan safety rin. Oo. So kasama na yung kanina yung mga kinabit mo na yan, kagaya ng bus bar ba yan, bus bar tawag niyan. Trunking. So ilan ko din. Yung iba isa rin sa mga hybrid, ang ina-advise ko commonly, huwag maglalagay ng breaker sa battery. Okay. So, wala nga akong nakitang circuit breaker dito kasi ito, inline fuse. Inline fuse. Ayan, yung dalawang yan. Yes. Nasa red at saka 200 amps. Ayun. So, ngayon, kasi, ang hybrid, isa lang ang charging at saka discharging. No? So, yung wire ko, papunta sa battery, ito rin yung wire ng charging at saka discharge. So, sa alam na natin, sa DC breaker, single flow lang siya. Single flow. So, doon na yung papunta pabalik. Charging at saka discharging. Okay. Pag nag-charge and discharge na, ang breaker, iinit. O kung breaker ang ginamit natin, kagaya nung mga... DC breaker. Tulad na ito, nasa panel disconnect lang siya. So, single lang ang ano na ito, in-out. Wala siyang out-in. So, ang anong natin dyan, one-way lang ang power. One-way. So, ito two-way ito? Ito kasi two-way. Discharge and charge. And discharge. So, hindi pwede ang breaker. Okay. Kasi masusunog ang breaker mo. Oo. Kaya pala mainit yung mga breakers, no? Nung nasa 24-volt system pa lang ako eh.
mainit. Oo, kasi mainit talaga. Tuwi siya. Naka, pagka tinatest ko nung maabot 60, 60 degrees, mataas so, na pala yun. So, sobrang init niya. Kasi nga, pabalik-balik yung current flow. So, ang na-advise ko talaga is inline disconnect. Yan. So, napakaganda ng setup mo, Sir Raji. Talagang unti-unti isang lang. Model na ano to. Matagal bago na ano. Pero nakompleto. Nakompleto, unti-unti lang. Tulad na ito, piniprepare ko para sa original breaker ng bahay. Okay. So, naka-off pa silang lahat, hindi ko pa nalilipat. So, in the future, pag nakompleto ko na yung set ko, buong bahay. Iya, ano ko na. Pwede ba nating makita yung sa taas, di ba, yung panels mo ay gumagalaw, sinusundan yung, anong tawag doon? Yung single axis, wala siyang sensor. Oo. Pakita ko din yung sa labas naman. Sige. Okay, mga ka-solar, ano? I-continue lang natin. Itong mga nakikita natin dito ay DIY solar panels na ginawa ni Sir Aji. Ano ang kuno nito? Ano ang nilagay mo na kanya? Paano ka nakabuo? 100 watts, ano? 100 watts. Before, may nabili ako mga tempered glass. Okay. Sa Angeles. Okay. So, since nung nag-start ako, nagplano mag-solar, binibili ako nung nasa overseas pa ako ng mga solar cells. Solar cells. Then, inuwi ko dito. Mahal din ba ang bayad ng mga solar cells? Kasi, ang price ng 100 watts, nasa 6,000. 100 watts? Oo. 6,000? That was 2014. Oo, kasi nung unang bili ko ng 450 watts na 6,000 eh. Ngayon, mabata na. Yeah, oh. Before kasi, 6,000 is 100, monocrystalline pa yan. Oo, mono. So, I decided na mag-DIY. Kasi okay. Kung DIY ko, 50% ang nasave ko eh. Oo. Self ko, wala pang 1K before. Mabili ko. Tapos, yung laminate at saka yung backsheet nasa 1.5 tapos 1,000 lang yung tempered glass. Oo. So matotal kaya including yung junction box at saka yung pag-gun ko. Oo. Umabot lang ng 3,000 ang isa. 3,000 ang isa? Oo. Pero itong, ano itong board na pinagkabitan mo? Anong tawag dyan? Backsheet. Backsheet, itong kulay puti. Kulay puti. Itong black na yan, yan naka-octagon ba yan? Ano yan? Yan yung cells mismo. Cells na yan mismo. Tinanggal ko lang, nilagyan ko lang ng ibang frame na manifest para pwede kong isa na parang bugbong ng garahe. So anong in-between, ano ang nilagay mo dyan para hindi tumulo? Ano lang, yung silicone lang. Na ginagamit sa salamin. Oo. Kinaya niya yan. Okay. So yung tempered glass naman yun, hanggang 50 kilograms ang kaya niyang gamit eh. 50 kilograms? Isang tao na yun ha? Isang tao. Pero mabigat ako doon, kaya hindi ako kumabasok. So lahat ng ito, ikaw lang gumawa, no? Meron pa ako natira sa yellow, hindi ko pa ginamit. Pero bala ko idadali ko sa nanay ko. Ano ang profession mo? Bakit ang alam ko IT ka? Bakit kayang-kaya mong gawin yung mga yan? Pati yung anong tawag dito, yung pinagpatungan mo, pagtayo ng mga haligi. Ano, DIY lang talaga, basta may tools. Malupit ka. Saan mo natutunan yan, yung mga ganyan? Father ko kasi electrical engineer din siya. Okay. So, then, since bata, natutunan kong mag-ana sa kanya yung sa electrical, mag-linya. And then, nag-DIY din siya. So, nung pag gumagawa ng bahay, lagi ako nakasabit sa tatay. So, ibig sabihin, bata ka pa lang, natutunan mo na yung mga manual labor na yan. Tsaka technical pa kasi electrical yan eh. Tatay.
So, at early age, ganun. So, before pa ako mag-high school, may ano na ako sa electrical, may background na ako. Oh. Tapos, tambay, taong raon na ako, kaya po. Oh. So, marami rin ako napulot na pulot trade doon. Okay. So, hanggang na ano ko na. Pero paano ang kanyan? Anong kurso mo? Kasi napapansin ko kanina, may server ka ron. Merong... By profession, infrastructure at saka programmer ako. So, IT pa rin IT yan? Talaga. Okay. By profession. So, IT. Doon nga ako nagtataka pagdating sa pag-a-advise mo doon sa Lithium Power Philippines. Napaka-detalyado at ang ganda ng pagkaka-explain mo. Pero hindi naman yan masyadong naka-link doon sa ano mo, kasi based profession. Based on my pros and cons eh. Kasi diba, since early years kasi nag-start ako mag-DIY ng solar, marami rin akong mga natutunan through experience. So, yung minsan, based on sa calculation, accurate, pero pag practical, actual mo, hindi talaga ganun. Okay. So, na-advise ko based on experience. Oo. Kasi kung... ano naman, kung ibabase ko naman doon sa theoretical, eh, merong iba talaga na hindi mo mapuprove eh. So, ako nag-advise ako, kung ano talaga yung experience na ano ko. Experience saka yung practice na. Practice kasi, since nga, nag-start ako, may mga batteries ako. Palang nakakita namin yung gumagalaw yung panel eh. Gumagalaw yung panel. Ano yan? Dati kasi, gusto ko talaga yung... ano siya, talito, dual axis. So, susunod talaga siya sa araw. Kaso kasi dito sa Laguna, sobrang lakas ng hangin. So, hindi pwede yung dual axis. Kasi kailangan may pole ka. Oo. Sobrang lakas ng hangin dito, tatakubin yung pole ko eh. So, masisira din. Masisira lang. So, hindi... So, single axis na manual. Ang ano, purpose ko naman sa kanya, kaya ginaganon ko. Para pag hindi gano'ng kahangin, total harvest ko. Sa based on sa sunlight. Diba? Oo. Ngayon, pag may bagyo o malakas ang hangin, pwede kong ihiga. Oo. Na hindi lilipayan yung panel ko. Yun naman yung pinaka-purpose niya. So, at least yun kasi, di tulad nung iba, di ba, naka-angle nga para maganda harvest. Hmm. Pero pag dinaanan ng bagyo, maglilipayan lahat yun. Sayang. Oo, sayang. Oo. So, ganun yung sisira. Kaya ganun din yung design nito. Before yung polycarbonate siya, so just in case na sumobrang lakas ng hangin, yung polycarbonate ang tatangayin. At least ito talagang malakas ang pagkakaano. Oo, ito kakapit to. Oo. So, ganun din. Kasi nga, syempre, pag magagawa ka ng panel, titignan mo pa rin kung paano magsupan yung hangin ng pag ng bagyo. Kasi alam mo naman ng Pilipinas, daanan talaga tayo ng bagyo. Oo. So, titignan mo yung angle mo. Titignan mo din yung daan, yung wind direction mo. Para pag sakaling magkaroon ng bagyo, hindi ka nakakit ng bubong para baba mo yung panel mo. Oh, at least yung efforts mo, lesser. Lesser. Oo. Yung ginagawa ko, umaangat siya ng todo, bababa din siya ng todo para walang hangin.